Alright, samahan niyo po ako ngayon para sa 50 pesos challenge na gagamitin natin sa almusal, tanghalian at dinner. Today, naglalakad po tayo para bumili ng pandesal. Ito yung ginagawa ko po umaga. Pagigising ko lang po. I already brushed my teeth. So, ang ginagawa natin ngayon, naglalakad tayo. Bibili tayo ng pandesal, sa niyo ako. Alright, nandito tayo ngayon sa bakery at daladala ko ang 50 pesos. So, gagamitin natin kung mag-ilan sa 50 pesos challenge. Yan ang magagastos natin dito. So, abangan natin. So, bibili ako ng tinapay. Okay? Kapambay pa ako tinapawisan. Yan yung bakery. Bibili tayo ngayon ng 20 pesos na tinapay. At yung 30 pesos na sukli, tignan natin kung anong magagawa natin. Okay? 50 pesos challenge. Kaya ako pabili ng, ano, ng 20 pesos na pandesal. Yung hindi masyadong ano, luto. So, bibili tayo ng worth 20 pesos na pandesal sa bakery. Nag-aantay tayo, okay? Bumili tayo ng pandesal worth 20 pesos. 50 pesos ba? So ito meron na po tayong nabili 20 pesos na pandesal. So kukunin na natin, sakunin natin 30 pesos. Magkano to be? Ayan. So meron tayong 30 pesos. Bili na tayo sa bakery. Alright, so samahan niyo ako kung ano pa magagawa ko sa 30 pesos. Okay? So hindi ko alam. Nabili na ako ng pandesal worth 20 pesos. Ayan. So punta tayo siguro sa, ayan, sa Kapalaran Mini Mart. Ano kaya ang pwede natin bilhin dyan? Tara, samahan niyo ako. So, ano mabibili sa 30 pesos? So, ang plano ko sana is may pang-almusal at tanghalian na lang. Hindi pa ako naglalakad. Nagpaparamdam ng mga dilata. Ayan. Yan yung mga dilata. So, pag meron tayong 50 pesos, unang-una, siguro nangangamba tayo, makakakain kaya tayo sa buong araw. So, ang challenge sa sarili ko, gamitin yung 50 pesos pangkain mula almusal, tanghalian. Hindi ko alam at hindi ko may papangako kung magagamit kaysa sa hapunan. So, ang plano kong bilhin sa hapunan, ay pananghalian, yan nga din ko. Papaprice shot natin kasi hindi ko alam ang price. Hindi naman nakalista kung magkano ang sardinas. Normally, ito ay 18 pesos. Alam ko na. Bibili ako ng pansit kanton. Kapag nag-iisa ka sa bahay, since hindi man ako nag-iisa sa bahay, may mga kasama naman po ako, okay lang. Ang sa akin lang is, ito'y challenge pang isang tao lang, okay? Pero kung gusto mo na mag-share, it's okay. So, bibili tayo ngayon ng pansit kanton. Kung nagtitipid ka. Sana kumasya. Kung hindi, edi wala. So, bumili tayo ng isang pansit kanton. Yan. Siguro pwede na ito ng tanghalian. Okay, kung hindi ka naman choose it, talaga nagtitipid ka. At kung halimbawa, 50 pesos lang ang pera mo. Eto, pansit kanton. So, tignan natin ha. Dala tayo sa counter. So, medyo mahabang pila mga kaibigan. Nakabila tayo ng pandesal worth 20 pesos. Bibili ngayon ako ng pansit kanton. Mas pinili kong bumili ng pansit kanton sa Kapalaran Mart kasi mas mura siya. Kung bibili tayo sa tindahan, may tubong piso or dalawa. So malapit na tayo mga kaibigan. Pansit kanton.
Magkano po yun? So, 13 pesos siya mga kaibigan. So, may sukli pa tayo. So, yun, no, kabili tayo ng pansit canton. Halagang 13. Ayan. Parang 13.75. So, lumalabas na, ano na lang, 14 pesos. So, meron tayong sukling, 6 pesos. Ang natitirang pera sa kamay ko ay 16 pesos. So, ayun, nakabili na tayo ng isang pansit canton, pandesal. Samahan nyo ako sa talipapa. Kaya pwedeng bilhin. Para mas healthy naman. To have a healthier life, siguro kailangan nating bumili sa talipapa. Ayan. Tayo sa wet market. So, bibili naman po tayo ngayon ng sige rin mga nilalag. Nilalag, mga okra, ganun. Sausaw na lang. So, Togi, binibili niya, hindi lang ba, Togi? Hala? Magkano po yung ganito niya? 10. 10. Ito. Ang tawag dito, chop suey? Ito lang. Dalawa. Ito, magati. Ayun, ito, nagbablog. Ay, say hi sa vlog. Grabe siya. Ayun, kasamahan ko bala ito. Saan ka galing? Ako nga bumibili eh. Kasi ang plano ko sa vlog ko, 50 pesos challenge. Grabe siya. So, nakabili ako ng pansit canton. Nakabili din ako ng 20 pesos na pandesal, pansit canton, saka ano, diba? So, meron pa ako sukling sa East. Eh. Workmate ko dati. Say hi. Saan ka ngayon? Kasi mga thunders eh. Oo. Si ate mo? Oh, nandiyan na siya. Paki-extend ako ha. Okay. Okay, bye-bye. So, yan. So, 50 pesos challenge natin. Meron pa akong 6 pesos. Yan. Imagine 50 pesos challenge mo, 6 pesos. So, ang binili ko yung sim chop suey. So, bibili tayo ng ano bang hinahalo natin sa ano? Kano kaya ang magic sarap? Tanong natin kung magkano magic sarap. Ate, magkano po yung magic sarap nyo? Nabili nga po ng isa. O, mayroon pang ano, dos. Nabili po ng isang magic sarap. Salamat. Ayan. So, nakabili na tayo ng magic sarap na isa. Worth 4 pesos. So, imagine that, kung playful lang talagang utak mo and gusto mo talagang makatipid, syempre, from time to time naman, kailangan ipamper din yung sarili. Pero, kapag nasa midst ka ng catastrophe, hindi. Syempre, hindi nagigipit din minsan. So, kailangan natin magtipid. So, meron ba akong 2 pesos? Ayan. Gagamitin ko itong pamasahe bukas. Pandagdag sa pambayad sa tricycle. Okay? So, yan. Naglalakad na tayo. Uuwi na tayo. So, yan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga napili ko. Although, napakita ko naman na it's okay. So, nakabili tayo ng ulitin ko lang ang pansit canton, pandesal, at saka yung chop suey. So, kompleto na sa buong araw mo ang 50 pesos. At kung gusto mo pang mag-share sa iba, it's okay. Ang 20 pesos naman ng pandesal, hindi lang pang isang tao eh. Pwede mo i-share sa kahit kanino, di ba? So, it's good for 2 to 3 persons, I think. Yan. So, marami na naman tayong natutunan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung ano yung mga nabili ko dahil sinabi ko naman na. So, yan. Ito yung mga yun. So, sa 50 pesos challenge and accept ni Pipito, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-subaybay. Maraming salamat. This has been Pipito saying goodbye. Pasok na sa loob. And, ciao!